Dinala sa Maynila mga inaresto sa raid sa mga bahay ni Congressman Arnolfo Teves kung saan kabilang sa mga nakuha ang matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog. Ang isa sa mga inaresto naniniwala ang wala raw katotohanan ng mga ibinibintang sa kongresista. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Pasada alas 11 kaninang umaga nang dumating sa NAIA Terminal 3 ang anim na tauhan ni Congressman Arnolfo Teves na inaresto sa raid sa mga bahay niya sa Dumaguete City. Agad silang dinala sa Camp Crame sa Quezon City. We will file the necessary complaints before the state prosecutor dito sa DOJ. There's too much tension in that area. Follow up dun sa mga na-file naming kaso before, I think last week. And we have the informant with us. Sa kung bakit wala raw akses ng pamilya Teves sa bahay nang isagawa ang raid. Wala sila eh. Sa tingin mo ba yung mga firearms na nakuha ko, hindi ko sila arestuhin pag nandun sila? So that answers the question already. Wala sila doon kaya hindi sila nakapag-participate. Tatlo sa anim na inarestong tauhan ni Teves ang nabigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Hindi naman po kami violente. Hindi naman po kami bastos. Pero madami kasing parang pumupunta doon, umaligid na hindi namin alam. Hindi namin kilala. So, mas mabuti na rin na bumili kami kaysa parang wala kaming self-defense kasi hindi po kami maka-afford ng mga bodyguards. Si Rodolfo Maturan, naniniwalang walang problema sa mga baril niya. Sa akin, dalawang 9mm at isang M4. Sir, bakit may baril po kayo? Kuan lang, hinag lang. May papel din. Yung may lisensya din. Todo depensa naman kay Teves ang sekretarya na si Hannah sa pagdadawit sa kongresista sa mga pagpatay. Hindi talaga magagawa ni Kong yun, sir. Bakit po? Hindi naman ganun si Sir Arnie. Mabait naman siyang tao. Pero ayon sa CIDG, matibay ang hawak nilang ebidensya. Lalo na ang isang miyembro umano ng Anilay Hit Squad ni Teves. Personally, alam niya yung mga previous na nangyari. Kanina, nagpulong sa DILG office ang mga matataas na opisyal ng PNP, DOJ, NBI at AFP para pag-usapan ang inuusad ng investigasyon. It's a territorial concept that people in charge of a certain locality should know what's happening in their locality. Incidentally, walang perimeter, sir. Exactly. Yun nga, yun ang naging problema. Marami yan, maraming repercussions. People will be debriefed. Marami i-debrief. Alam na ng pulis ang kailangan gawin. We're very well ahead in the evidence gathering game. Okay tayo. We're doing well. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.